Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang lifestyle creep or inflation. Narinig niyo na ba ito? Hi there! This is Eden from the Road to Retirement channel. Ito ay ang unang episode sa 4-part series na pinamagatang Hadlang sa Fire or Roadblocks to Fire or Financial Independence Retire Early. Ngayon, pag-uusapan natin ang lifestyle creep. Tara, let's hit the road! Bago natin pag-uusapan ang topic ngayon, may request sana ako. Please hit the subscribe button if type nyo ang mga topics na ganito and hit the notification bell. Malaking tulong ito para makita din tayo ng iba. Salamat! Ano ba itong lifestyle creep or inflation? Ito ay ang tendency natin na mag-expand ang ating lifestyle habang dumadami ang pera natin. Ganun talaga ang human nature. Kung di natin pigilan ang sarili, madalas ganun ang nangyayari sa atin. Hindi naman ito masama per se. Syempre, need din natin i-upgrade ang ating lifestyle. Pero pag hindi tayo aware sa nangyayaring ito, hindi maganda ito sa ating retirement o sa inaasam-asam nating financial freedom or FIRE, financial independence, retire early. May kwento ako sa inyo. Nung first job ko out of the university, nag-join ako sa isang Japanese company at may mga kasama akong 15 cadet engineers. Araw-araw sa simula, lahat kami ay may baon mula Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos ng 6 months na regular na kami at may konting increase, yung iba sa amin kumakain na sa labas at dumadalas na rin ang dinner at drinks sa labas. Yun, lifestyle creep has creeped on most of us. Familiar ba sa inyo ang kwentong ito? May lifestyle creep story ka rin ba? Magkwentuhan tayo sa comment section. Okay lang yon, di naman nakakahiya yun. In fact, may isa pa akong kwento. Gusto kong bumili ng car mga ilang taong nakalipas. So nilista ko yung mga must-haves na gusto kong dun sa bago naming car. Medyo maikli lang naman ang list ko. Then pumunta kami ng car dealer at nakalimutan na ang nilista ko. Eventually, yung nabili namin ay mas mahal kaysa dun sa budget ko. Ayan, lifestyle creep na naman. Hindi porket kaya mo yung mas mahal o mas magalang gamit, ay yun na ang kukanin mo. Nung bumili ako ng kotse, na bloat up yung listahan ko at kinuha namin yung mas maganda. Kasi kaya naman namin at deserve namin at worth it naman siya. Ang hindi namin na-realize ay dahil sa mas mahal na kotse na pinili namin, nawalan kami ng panggastos sa iba pang bagay. Gaya ng bawas na yung nilagay ko sa Pag-ibig MP2 o kaya naman di na kami nag-out of town that year. Yun ang lifestyle creep. Ikaw, may kwento ka bang lifestyle creep? Nag-iisip ka bang mag-upgrade ngayon? Sana nakapag-isip-isip ka dahil sa video na ito. May mga kasunod pang video sa series na ito na Roadblocks to Fire or Hadlang sa Fire. I-click mo lang ito. See you sa next!